Pia Cedric, kasama sa mga tinalakay ng House Committee on Justice sa probable cause hearing dito kanina sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang ilang alegasyon ng katiwalian kasama na ang umunoy pagbabago sa isang SCTRO kaugnay sa isang party list group, ang hindi raw pagdedeklara ng lahat ng kanyang kita sa kanyang SALN at ang pagmanipula raw sa listahan ng nominees ng Judicial Bar Council para sa mga bakanteng posisyon sa Korte Suprema. Natalakay rin pahapyaw ang umunoy pagkakaroon ng Chief Justice ng extravagant lifestyle. Ang report ni Manila Times reporter Jomar Canlas, ang isa sa ginamit na basehan ni Atty. Larry Gadon sa kanyang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa source ni Canlas, binago raw ni Sereno ang isang desisyong pinunente ni Justice De Castro ukos sa pag-disqualify sa isang senior citizens party list group. Sabi ni Gadon, wala raw kapangyarihan si Sereno na basta gawin ito at ito raw ay culpable violation of the Constitution. Ang pagkakasabi raw sa kanya ni Canlas, ang source ay si Associate Justice Teresita Leonardo De Castro. Pero pagharap sa House Committee on Justice kanina, itinanggi ito ni Canlas. Hindi rin daw niya ito sinabi kahit kailan kay Gadon. I hereby deny that I have intimated to Attorney Gadon that the source of facts in my article is Supreme Court Associate Justice Teresita J. Leonardo De Castro. I have never revealed to anyone my source or sources in the said article who, suffice it to say, are reliable and well-placed sources. I cannot really remember now whether it was Jomar Canlas who intimated it to me, but I talked to him several times and he may have intimated it to me, Your Honor. It was sometime in March, Your Honors, please, and that's the only first, and that's the first time I met him. And the last time I met him again. Last time, you said it was Jomar Canlas. Now that there was denial on the part of the one you're quoting with, now you're saying to this committee that you're forgetting everything. That cannot be done at the expense of the Justice Committee, at the expense of the impeachment proceeding as provided for under the Constitution, and at the expense of removing the Chief Justice. And now the score against you is 1-0. Because Mr. Canlas denied what you have alleged. So there is already a violation in your oath. Inimbitahan ng Justice Committee ang dalawang mahistrado ng Korte Suprema upang magbigay linaw sa ulat ni Canlas. Ayon kina Justice De Castro at Noel Tiham, handa silang humarap sa pagdinig. Pero kailangan muna nila ng permiso mula sa Supreme Court and Bank. Sa isang punto, nagsagawa ng executive session ng komite upang pag-usapan ng posibleng pagpapa-aresto kay Sereno dahil sa patuloy nitong di pagdalo sa pagdinig. I was just speaking out my mind because I firmly believe that the extraordinary power given to the Committee on Justice as an impeachment committee is a constitutional mandate that ought to be followed by everyone. Pinag-usapan rin sa executive session kung ipatatawag ang dalawang psychiatrist ng Judicial and Bar Council na tumingin kay Sereno bilang bahagi ng proseso ng italaga siyang Chief Justice noong 2012. Batay sa ulat ng Manila Times, mababa raw ang psychiatric rating na ibinigay kay Sereno at pagkatapos nito, hindi na umano pinarenew ang kontrata ng dalawang doktor. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Sereno na minabuti nilang bantayan na lang ang pagdinig sa telebisyon at mula sa gallery. Nanindigan din silang hearsay ang ulat ni Jomar Canlas laban sa punong mahistrado. Pinanindigan man daw o hindi ni Canlas sa kanyang ulat, malinaw raw na ang source ni Canlas at hindi siya mismo ang nasa deliberations kaugnay ng issue sa TRO. Kaugnay naman sa posibleng pagpapa-aresto kay Sereno, nauna nang sinabi ng kampo ng punong mahistrado na hindi testigo kundi respondent si Sereno. Alinsunod sa batas, bawal daw siyang piliting dumalo sa pagdinig na tila nagiging palabas na raw. Tungkol naman sa issue ng psychological test ni Sereno, paglabag daw sa panuntunan ng Judicial Bar Council ang paglabas ng kopya ng resulta nito. Hindi nga raw binigyan ng kopya ng JBC si Sereno nang humingi ito ng kopya dahil sa confidentiality rule nito.
Ayon naman kay Senator Franklin Drilon, may kapangyarihan lang ang Kongreso na maglabas ng sabina at ipakulong ang isang testigo kung ang pagdinig ay in aid of legislation. Hindi raw ito pwede sa isang impeachment proceedings. Babala ni Drilon, maging ni Senator Cheese Escudero, posible magkaroon ng constitutional crisis kung maglalabas ng sabina ang Kamara at maninindigan si Sereno na hindi dadalo sa pagdinig. Pia, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang probable cause hearing nito bukas. Pia? Tinalinawin ko lang kasi kung last week inamin ni Attorney Gadon na wala siyang personal na alam o wala siyang hawak na opisyal na dokumento kagnay ng mga akusasyon niya laban sa Chief Justice, eh ngayon naman tila ba nilalaglag na nga siya no, nang itinuro niyang pinagmula na impormasyon. So ano yung posible maging direksyon ng impeachment pagkatapos nito, Tina? May findings na yung House Committee on Justice, Pia, na sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban kay Chief Justice Sereno. So ang ginagawa ng committee ngayon ay nangangalap ng ebidensya para kapag inakyat na ang reklamo sa Senate Impeachment Court ay may maihaharap sila sa mga senador na aakto namang ng mga parang judge doon sa impeachment trial laban kay Sereno. So tuloy ang pagdinig, Pia, at kanina kasama sa mga tinatalakay sa hearing ay yung mga taong pwede nilang ipatawag para magbigay pa ng dagdag na testimonya kaugnay sa mga alegasyon laban kay Chief Justice Sereno. May mga dokumento rin gaya ng SALN at income tax returns na hinihintay ang komite, Pia. Mm-hmm. At Tina, nabanggit mo nga kanina, nagkaroon ng executive session yung mga kongresista. So meron ba silang mga final o formal na napagkasunduan bukod dun sa yung sa psychological test, Tina? Bago simulan yung executive session, Pia, ay nabanggit ni Congressman Umali na siyang chairman ng House Committee on Justice na kasama sa mga pag-uusapan nila ay yung kanyang personal na nabitawan na posibleng arestuhin itong si Chief Justice Sereno ng House Committee on Justice, pati na rin kung ipatatawag ba o hindi yung mga psychiatrist na nag-evaluate dito kay Chief Justice Sereno. Pero dahil sa confidentiality rule, Pia, ay hindi natin matanong yung mga kongresista kung ano ba yung kanilang napagkasunduan pagkatapos ng kanilang executive session. Okay, at Tina, nabanggit mo na bukas magkakaroon ng isa pang pagdinig. Tuloy-tuloy ba yung mga scheduled hearings? Tina? Tuloy-tuloy yan, Pia, dahil may target date na sila na matatapos by a certain date sa December itong kanilang pagdinig. At pending pa rin yung imbitasyon sa mga opisyal ng Korte Suprema na pwedeng magbigay ng linaw sa mga alegasyon laban sa Chief Justice. Pia? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.